You are now live. Hello! Live na ba? Live, tingnan mo muna natin para tayo yung first viewers. Para makita nila. Charot. Para maniwala ako. Parang nagsastatic ako. Parang wala is si it Jeff. Me or is it me? Nakita mo? Is it you? Nakita bakla, na? Wala naman. Zero pa rin sa akin. Nakita mo na? Wala ka dun sa live eh. Oh, sino ako? Wala ka. Oo, wala ka. Oh, yes. Ballpen. Wala ako. Oh, yan. Teka, yung mga kulot-kulot ko kita. Teka. Wala na akong pampareband na punta lahat sa aso. Okay. Wala talaga. Magka-aso ba? Bakit wala ako? Ano ka ba? You are live sa akin. Oo, pero wala ka dun sa ano. Oh, sige, sige. Lagaw tuloy ako. Babalik ako. Magbabay ka tapos. Hi! Oh. Hello? Ano yung pula? Hindi, tinakpan ko lang. May ginagawa ako sa ilong ko. Masyadong gross. Kaya tinakpan ko yung camera. Wait lang. Hindi kasi kinakat eh. Parang mga nakapasok ba? Lahibo ni Pepper. Mga baka may lumipad na ano dyan. Kulisok. Hindi, may pumasok sa ilong ko, balahibo yata ni Pepper, kinakati. Eh, syempre, sinukit ko, alam na ipakita ko pa sa ating viewers, matatrip sila. Lumapit ka pa. Hi! Good evening sa inyo. So... Sana pala yung ginanong ko, closed cam. ano, balik na tayo sa Monday. Kasi yung last week, kaya naging Friday. Kasi, naging busy yung... Si Jepoy kasi. Si Jepoy. Salahanan niya. Char. Hindi, naging busy siya sa nung Monday. Hoy, ba't ako lang mag-isa? Wala talaga siyang camera. Oh? Oh, wala talaga. Wala talaga? Oo. Oo. Bayan. Palit ka ba ng device? Hindi. Sabihin lang. Mapapalit. Ayun na, nakikita na kita sa phone, pero wala ka pa dito sa bilang. Ayan, okay na. Oo. Totoo. Anong okay problema na niya? Di ba ako nagbabayad? Nagbabayad naman ako, ah. Hindi ka pa bayad. Ang kabin ko, ah. Siningil ni Bill. Gagong ko, ah. Ayan na si Grace Ann. Hello. Ay, nanonood ang kapatid ko. Yes. Hello, hello Grace Ann. Nanonood yung aming bunso. Napagtataba ka lang ng siguro. Jean. Inaalala siguro niya kung may mapapalash pag mabuti sa sabihin mo kanya. Ayan, so... Kinear ko sa ko, kaya may maraming manon, may mga manonood. Oh, sige. Marami. Ganun ginagawa ko. Marami siya. Well, kung Jepo, ay, kasi marami kang friends na supportive sa iyo. Yeah, po sila. Ano, 17 sila, oh. So, i-explain natin. Hi, Mitch! Yes, magandang gabi. So, bumahin muna tayo, mga bastos tayo. Hindi tayo bumabati. Magandang gabi po. Po. Ay, bumati na ako. Hello. Sabi po ang mga anghel. Kami po ang mga liwanag. Basta kami po ang liwanag. Mga bumbilya po kami. Ayun, so explain na. Good evening, and si Ara nandiyan na. So explain lang natin. Hi Shay. So baka kasi nagtataka sila bakit ang bilis kaka-live lang natin nung Friday. So nung last week kasi, usually kasi Monday to eh. Kaya lang last week na busy si Jepoy. So yung Monday natin na i-move ng Friday. So pero this week bumalik tayo ng Monday. So next week Monday. Basahin lang ko yan, depende ko sa availability ko. Pagkita ang pinaka-busy sa kanilang lahat. Ayan. So ano lang, usually Monday talaga siya nakaset. Tapos i-move na lang kung busy. Pero talagang meron every week. Uyop, familiar names. Hi, Mai. At saka si Joy. Kasama natin sila nung Friday. Ayan. Mga returning guests. Yes, returning.
Taray. Turning guest. May mga nakasubscribe. Di ba? Hindi, ayun. So, uy, ano ah, 5 minutes pa lang, mag-i-introduce na tayo ng topic. Ay, last week, ano, 10 minutes na, hindi pa nagsisimula eh. So, introduce natin yung ano, topic natin today is about client job post red, ay, ano ba? Client and job post red flag. Paano natin malalaman kung parang too good to be true na ba o parang ka-excite pa rin ba yung mga nakasulat sa job post o yung mga sinasabi ng client? Kasi madalas na nabibiktima dito yung mga newbies. So, parang hindi nila ma-filter na too good to be true pala or parang nanloloko na si client. Tapos sila na e-excite pa rin. So yun yung i-address natin today. So, ayun. Tayo. Yes. O bago pa rin natin itong i-address, may gusto kong i-address. Charot, no? May gusto kong i-address. So, eto na. Meron kasi, ano, mga kapatid, meron kasi na nag-comment or nag-send sa amin ng messages asking kung bakit hindi sila makakuha ng kliyente. Pero they're very, kumbaga, para ba natin ko? Parang, they're very benta, no? Parang they say na experience-wise and all of that. So, they're wondering bakit hindi sila makakuha ng kliyente. Whereas, pag tinignan daw nila yung, or pag reference nila sa career nila sa corporate, eh, ang expectation eh, dapat mabenta sila. Dilinawin ng aming tatlo, no? And sinabi na namin to, sinasabi na namin talaga to, even before, na ang transition natin sa freelancing ay hindi nakabase kung gaano tayo kagaling sa corporate world. So, pwedeng tingin natin, ang galing-galing natin, or talaga namang pinagpala tayo, pinag-aagawan tayo ng sino-sino, tapos magugulat tayo natin sa freelance, hirap na hirap tayo humanap ng kliyente. Sinabi na namin to multiple times, kung ano yung pedigree mo sa corporate, hindi mo siya madadala sa freelancing. Wala siyang bearing sa freelancing. Naging manager ka, naging ganito ka, ganyan. Iba po ang measure ng productivity sa freelancing compared sa corporate. No? Like for example, si Rhea, nung ahente si Rhea, ang measure, ang metrics niya, ganito, ganyan. Sa freelancing, Rhea, may metrics ka ba? Actually, ang may pinaka-bearing, pagdating sa hard skills sa, ang may pinaka-bearing, yung very, very last employment ko kasi related sa real estate, which is very, very minimal lang na. Pero, sa soft skills ko, wala tayong pagtatalunan doon. Marami akong nakuha sa ano. Pero yung sa hard skills na pinag-uusapan natin ngayon is, majority walang bearing aside sa mga basic skills. So, kung ano man yung mga fancy titles kung katulad sa unless very much related yung trabaho mo online at saka sa corporate, mayroong at least 50 to 70% na bearing. Pero like yung kay Jeff, instructional design na ganun na siya before, ganito pa rin siya hanggang ngayon. Parang ang pangit. Ganun siya ngayon. Nagbabagal. Gaga. I mean, mas yung job ko kasi, linear, sa meaning, may tinakbo siya. Eh, si Nisa, iba yung kay Nisa eh. Kay Nisa kasi, architect tapos lang naging writing. So, kahit siya tignan, hindi talaga siya magkadugtong. Kaya, magkadugtong yung last job niya. So, ano lang yung sinasabi namin? Huwag nating dalhin kung anong ego meron tayo sa corporate, sa freelancing. I think Rhea will agree with me kasama din si Lisa. Kapag nag-corporate kayo, ay nag-freelance kayo, isa sa mga unang yung matututunan ay humility. You will learn to humble yourself. Kasi, kunyari ako, umalis ako ng corporate manager na ako, tapos balik ako ng freelancing, walang title sa freelancing eh. Wala talaga. Wala, hindi ito ang title. Kahit ang pinanggalingan mo, magsisimula ka talaga sa simula. Oo, kasi mula simula ka magsisimula. Way up ka talaga, oo. Kahit na nga manager ka na or ang dami mo ng tao sa corporate,
pagdating Babalik sa at babalik ka freelancing, sa dulo. magsisimula ka pa rin. Kasi, actually nga, bawat client kasi talaga nagsisimula ka sa simula, eh, di ba? So, yun yung ano. Sa bawat punta mo, magsisimula ka sa gitna, hindi siya nag-iiba. So, paalala kapatid ng mga kapatid, huwag nating dalhin yung ego natin corporate sa freelancing kasi magkaiba talaga siya. Magkaibang magkaiba. Kung nadalhin yung ego nyo from corporate to freelancing, sasama lang yung loob nyo. Trust me when I say, sasama lang yung loob nyo. Kasi baka akala ninyo eh, kung sino kayo sa corporate, isasantuhin ng mga kliyente sa freelance. Hindi yan sinasanto, wala po bearing yan. At the end of the day, sa freelancing, ang pinag-uusapan, productivity. Gaano ka productive, gaano ka nagaan ng value sa client, yun ang pinag-uusapan dito. Walang ibang pinag-uusapan dito. Katulad nung sinasabi ko sa ano. Na pinag-uusapan natin. Topic so, yun, may nag-uusapan yun. Ay, sorry. Oo. Singit ako, ako nag-aayos ka. Sige. Katulad din katulad nung sinabi ko dun sa isang video na parang kahit na napaka task na nung pinagalingan mo sa corporate or kahit na ang dami mo nang nakuhang course, ang dami mo nang pinag-aralan, kapag kunwari social media manager ka, kunwari nagtrabaho ka sa client, tapos wala ka man lang maidagdag na customer sa kanya or hindi mo man lang madagdagan yung followers niya. So, kahit nang dami mo nang pinag-aralan, ang dami mo nang ginastos sa courses, kung wala kang maibigay na value kay client, wala kang worth. Oo, wala kang worth sa kanya. So, doon mo mababase yung worth mo, hindi talaga doon sa kung ano na yung estado mo. So, kaya sabi ko, very humbling ang experience ng freelancing kasi kung akala mo magaling ka na sa mundo ng freelancing, lahat tayo nagsisimula sa baba. So, yun. Mm-hmm. Unang tip, panggaling natin ito natin when we come from corporate to dito. Kasi dito talaga susubukan tibay mo. Kung pakiramdam mo sa corporate na agawang ka, tapos dito nahirap kang kumanap ng kliyente, eh, doon tayo sa corporate kasi pinag-aagawan ka. Sa pinag-aagawan, oo. Pinag-aagawan ka na pala eh. Ano, parang unang-unang kailangan mo talaga matutunan yung kung kailan ka maglo-learn and mag-a-unlearn. Hindi po pwedeng si freelancing world ang mag-a-adjust sa'yo. Huwag kang ano. Lalo na si kliyente. Okay. Hindi si kliyente ang mag-a-adjust sa'yo. Okay? Ayun lang okay. Po, na-address na. Yun, so, start na natin yung topic talaga natin. So, ay si Shay, nagising daw yung baby niya. So, replay na lang daw siya. Ganda ng topic sana, sabi niya. So, okay, maroon siya habang karay-karay niya yung baby niya, sir. Mag-headset ka. Yun, so. Mag-headset ka. Si Jay. Ayun, so pag-uusapan natin ngayon ay mga... Pag-uusapan natin ang mga red flags. Yung pag-uusapan natin red flags ay generic red flags, no? Ito ay experience namin kung pwede hindi sa inyo, kung pwede nag-work sa inyo. So, hindi namin paalala kapag nanonood kayo ng aming mga broadcast, pag nanonood kayo ng aming mga ano, ng DMM, lahat to experience namin. Choose and pick kung ano yung matututunan mo. We never impose. Ito po ay dadala. Ito ay kwentuhan. So, go. Carry boom boom. So, ano ba yung... Kasi naghahanap tayo eh. No? So, ito, I think you'll agree. No? Even kahit sa Upwork, kahit gaano ka secure sa isang platform, meron at meron. Meron at merong nakakalusot na mangilan-ngilan na shade sa mga clients. Pero kasi ang first tip ko talaga is always go for a reputable platform. Kasi internet ko eh. Malinaw ba si Jeff sa iyo, madam? Sa akin, medyo Chubby. Yes. Oo, nagchichabi ka. Ako, Nisa, nagchichabi ako sa'yo. Hindi, okay yun sa'yo. Well, chubby naman talaga ako na. Pero, ayun. Ang sinasabi na ni Jeff, ba yan? Napipilit ako mag-multitask.
yun. So sabi niya, meron at meron daw, kahit na daw napaka, na kahit na established ka na sa Upwork or anywhere, meron at merong makakalusot na nightmare client, siguro yung ibig niya sabihin. Oo naman. Oo naman. So, I had my share din naman. Oo, tsaka yung ano, oh, yan, sumali siya ulit. Ay, nawala siya. So, so tsaka ano, gusto ko rin kasing i-address yung ano. Lately kasi pumupunta ako sa Upwork nitong mga nakaraang araw. Tapos, may mga nakikita pa rin ako. Matagal na tong ganito eh, pero may mga nakikita ako na parang yung, ano to, yung guaranteed 5 stars or yung, ano yung sinasabi nila, starter Upwork career, ganun. Yung parang ginagarantee nila dun sa newbie na may 5 stars para masimulan yung career. So, parang for me kasi red flag yon. Pero, pag tinignan ko, maraming nag-a-apply na baka parang sabi nila na kunin ko na tong job na to kasi magkakaroon ako ng experience of work, ganun-ganun. So, kadalasan oo, kasi may 5-star pa, ganyan. Oo, true. Pero kadalasan doon, hindi nag-co-connect or hindi nag, paano ba yun? Hindi nagtutugma yung experience doon sa ginawa mo. Katulad nung sinasabi natin na ginagawa nung kamote coach na isa na, ano to, yung meron siyang... Nilalagyan niya ng star na ano. Oo, meron siyang dami client na US client. Tapos, yung mga nilalagyan niya, ang nakalagay, web development ng isang site. Pero ang binayad, $5 lang. So, hindi siya magtutugma. Parang hindi ka rin paniniwalaan ng mga next clients mo kung parang yun lang din yung nakuha mo. Yung kumpara lang din doon sa 5 stars. Mm-mm. Kalokohan talaga. Sorry ha, pero kalokohan yung yun. $5 para sa isang web developer. Unang-una, hindi ka pwedeng maging newbie na super newbie na web developer, di ba? Hindi, tsaka feeling ko ano siya, parang yung student siya dati or nag-admin sa group niya. Kasi usually ganun yung ginagawa nila, yung nagpapa-admin sila tapos kukunin nila ang job. Tapos, parang community manager yung tatawagin nila. Kaya lang yung iba, nagpapagawa sila ng ibang title para yun yung magiging niche nila. Uh-uh. Kaya lang naman, masyado naman ligwak yung web developer tas $5. Tapos, pwede mong kasing isipin na hindi natapos eh. Kaya lang dun sa feedback, parang very good, natapos daw yung project, ganun-ganun. Tapos, $5. Tapos ilang oras lang, kalokohan, web development. Fixed price ba? Tapos $5 lang talaga. As in, $5 lang ang kinita ng project. So, di ba, sinong maniniwala dun? True. So, parang, ang sinasabi lang namin, be mindful pa rin dun sa mga job posts na alam mong, be logical. Oo, yun. Hindi be logical. Yung parang hindi naman talaga pala makakatulong sa'yo. Hello, narinig niyo ka? Yes. Ayan, narinig ka na lang. Yun lang. Okay. Kwento niyo. Tama ba ako? Ako basta ang isa yun sa mga akin, isa sa mga red flags yung mga ganung words. Kasi freelancing does not guarantee you anything. Walang guarantee sa freelancing. So, kung merong isang job post na guarantees you something, tamang sa hindi totoo yun. Mm-mm. Kasi wala namang garantisado sa freelancing. Oo, kung meron lang saka meron pa yung ano, yung guaranteed long term. Hindi mo kasi masasabi yan eh. Long term, may kailangan siya long term. Pero, meron siya, mga kailangan siya long term, pero hindi pwedeng i-guarantee na ikaw yun. Oo. Walang garantisado kasi sa freelancing. Ayan, nanahimik yung mga tao. Nanahimik lahat. Akala ko kasi nagsin-chat. Walang garantisado sa freelancing. Yun yung isang word na be careful tayo. Ano pa yung mga words? Simulan natin sa words kasi yung
madaling red flag eh. So, guaranteed. Ano pa? Yung mga words na sa tingin niya. 5 stars. Nila sa top yun nga. Yung mga nag-offer ng... Oo. Tsaka yung mga nag-offer ng non-monetary na kapalit. Like, I'll give you 5-star rating. One, yung mga ganun. Oo. How can you be so sure na bibigyan ka pa rin ng 5-star, di ba? Tsaka hindi. Let's be logical. At the end of the day, hindi ka pa kakainin ng stars. So, doon tayo sa... Pag pumasok kayo ng platform, legit na platform, kung legit na platform yan, kailangan parati kang may kikitain kahit gano'ng kaliit yan. Walang kasi nga, magbabayad ka pa ng fee. Walang platform, ewan ko lang ha, this is ito sa pagkakaalam ko, pero wala akong alam na platform na pumapayag ng kaliwaan. Lahat ng ng kaliwaan na hindi pera, lahat ng platform na alam ko may pera. Kapag pinangako ang kayo ng monetary, kabahan na kayo. I mean, gagalit nga sila kapag baba yung rate eh, yung pakayang libro eh. Eh, lalong upuyos ang mga puso ng mga yan. Dahil karong natrabahong walbayo. Eh, lalo mong, as, according to them, lalo mong hinila ang industriya. Ako meron akong red flag na. pero baka ako lang. Yung sobrang haba na sobrang dami niyang requirement na pero yung mga requirement niya parang alam mong kinopy-paste niya kasi hindi na konektado dun sa ano, dun sa hinihingi niya. Dun sa job title, oo. Tapos ang haba-haba, parang kinopy niya lang dun sa ano, na you need to be like this, ito yung skills na kailangan mo. Ganyan, may pinagkopyahan siyang. May parang siyang kinopyahan. Tapos wala siyang kalaman sa nasa line of walang business. Wala siyang kalaman. Oo. Ano yung negosyo? Kunyari, ang negosyo ay keme, pero gusto ka niyang magbenta, pero wala naman sa pangalan ng negosyo. Wala sa line of business. Pag tinignan niyo yung position, walang kinalaman dun sa position. Tsaka ako, specific. Para sa akin yung masyadong yun nga yung parang masyadong mahaba na masyadong maarte, yung masyadong maraming kailangan sa iyo. Parang feeling ko doon hindi ka na nabibig, hindi na niya rerespetuhin yung oras mo bilang freelancer. Parang feeling ko doon hanap niya work ano na home based. Mayroon akong ano diyan. Mayroon akong take ako diyan. Kasi marami akong ganyang na-encounter eh. Nung una, pag ganun masyadong mahaba yung job description, dinidiscard ko yan agad. Tapos there was this ano na pinagbigyan ko one time. Kasi ang haba-haba nung ano niya, na parang ang nangyayari kasi yung iba, ng job description, tapos ang daming mga nakalistang MME. Use word. Okay, I use word. Kaya ko sa kanya. Tapos ito na nga ano, parang tas sa job description niya, naghahanap siya ng TC, pero meron pa siyang mga eksena ng magko-cold calling ka, maggagawa ka ng email campaign, magmo-marketing ka. Sabi ko parang TC tapos hahanapan mo ng marketing skills, parang parang masyadong magkasalungat yung mga skill sets. Kasi ang hirap maging creative. May dumigay. May narinig ako yung dumigay. Parang may bagwan. yung mga plate mo, putong na naman. Anyways, ayun na nga, na parang, ang dami niyang, parang lahat na nilagay niya sa job description. Tapos kinausap ko pa rin. Tapos, yun, una-una, kinopya niya lang yung job description sa ibang post. Ang ano kasi dyan is, kausapin mo pa rin. Mas matutukoy mo, mag-set ka pa rin ng interview or ng meeting. Kasi mas ma-feel mo kung, unless yung katulad nung mga sinabi kanina na mga may mga offers na medyo unrealistic. Pero pagdating sa job description, para sa akin, mas okay pa rin na mag-set ka ng meeting with the client para malinawan mo yung side mo. Kung kasi nilinaw ko dun siya. Oo.
Hindi. Okay, may pero mga nilagay siya na dyan. May nilagay siya task. Oo. Pala. Oo. Nasala dun sa hinihingi ko. Halimbawa, gahanap siya ng PC, tapos may mga marketing tasks sa baba na parang very, very opposite. Oo. So, nung nagkausap kami, na-explain ko sa kanya na makakita ka man ng same person na parehong gagawa ng marketing and PC skills sa'yo, it's either you cannot get the exceptional marketer or an exceptional PC. You cannot get both of them na ganun kagaling siya sa parehong skill set. Or, one in a million yan. Kasi magkaiba ng hinihinging, yung isa more on right brain, yung isa more on left brain eh. So, kausapin mo pa rin si client, set ka ng meeting para magkalinawan kayo kung ano ba talaga yung kailangan niya. So, pagdating sa parang job descriptions, medyo, ano tayo dyan, gray area kung matutukoy ba natin kung red flag o hindi. Ang, matutukoy mo yan. Matutukoy mo yan. Kasi ang nakikita kong trick kasi dyan, ginagawa ng mga dubious job hunters or ng mga clients is ino-overwhelm niya yung mga bago. Ino-overwhelm niya yung jargon, ng description. Alam mo yung sasabihin niya na parang guaranteed 40 hours, tapos may insurance, may leave, may holiday. Eh, as a freelancer, kailangan naman talaga meron kang mga ganong ano, di ba? So, alam mo yung ini-entice niya. Dito pumapasok yung inexperience kasi hindi alam nung magbago kung ano yung dapat lang hanapin. So, sinasama pala siya ng mga dubious na nagsiset ng jobs. Ino-overwhelm yung mga bago ng jargon, ino-overwhelm ng mga mahabang description. Ito si newbie, bilang hindi pa niya talaga alam kung ano yung kasama dun sa trabaho, tatanggapin as is kasi ay bago ko eh, wala pa masyadong alam. Tsaka, so, pagkakataon ko parang ito. Minsan, yung newbies, parang, parang established client to kasi alam niya yung sinasabi niya, ganun. Parang, nagiging tingin nila na market niya. Mahaba. Oo. Tsaka, meron kasi ako nakita dati na you have to be online this time, ganun-ganun. Tapos, dapat kapag nag-message sa'yo, sasagot ka. Or dapat pag nag-message sa'yo, hindi more than 1 hour yung message mo. Yung mga ganung requirements na para sa akin, red flag na siya. Kasi parang ikukulong na niya yung freelancer niya agad. Yung parang wala kang freedom. Parang, yung parang slave yung hanap niya na hindi, yung parang hindi niya re-respetuhin yung growth mo, yung buhay mo, ganun. Although, ito disclaimer lang, hindi namin sinasabing hindi nyo kunin. Okay, okay naman sa inyo yung gano'n, kaya nyo naman mag-respond or mas preferred nyo yung ako personal red flag yung mga kliyente. Parang problema sa amin yun. Sinasabi lang namin, kasi from our end, when you see freelancing, yung talaga yung essence ng word na free, na you're free to log in whenever you can log in, free kang sumagot, kung kailan ka sasagot, kung ayaw mo sumagot, okay lang. Yung magbigay ng terms mo. Yung pwede kang magbigay ng terms na magagawa sa internet ko din uling. Nilayo ko kasi yung kay madam eh. Gago yan si Reyes. Yung modem ko si Odian. Gago yan si Reyes. Si yung modem ko na ano mahawa sa modem niyang diuling. Kaya ayun. Diba? Ano yung sinasabi ko? So yun nga, importante na alam. More than watch out for mga bagay, I think, ang pinakamalaking safeguard ng isang bagong freelancer, hindi alam niya kung ano yung scope ng trabaho niya. Kasi kung alam mo, hindi ka malulupo. Oh, kasi may job title naman yan eh. Malalaman mo naman sa job title niya kung ano yung para may gist ka na kung ano yung business niya, kung ano yung kailangan niya. So, kapag naghingi siya ng kung ano-ano, at saka kung ano-ano yung nilagay niya, hindi, alam mo na kung hindi siya dapat paano ba? Kung hindi ka dapat mahulog sa ganun, hindi ka dapat ma-entice. Hindi ka dapat ma-entice. This is kung ayaw mo. Ha?
again, hindi naman natin na sa ating huwag mong kunin. Pero again, babalik siya sa personal preference niya. Ano bang gusto mong maging takpong freelance career mo? Kasi nga, bago yung tinitira ni mga to eh, para, alam niyo, siyempre yung bago, gusto kong makapagsimula. Oo. Gusto kong maglaman. So, kapatos na patos ng kahit sino. Pero yun nga, para sa mga ko, para iwasan nyo naman yung parang maging aliping sa gilid kayo. Iba talaga, commercial na commercial, no? Pero iba talaga yung may alam. Mm-mm. Iba talaga pagka-alam yung pinagsasas pa ninyo. Oh, go. So, ganito. Siguro, ang para sa akin lang, para yung mga red flags kasi, madami eh. So, para sa akin, para maging ready ka and malaman mo kung red flag yun para sa'yo. Kasi, halimbawa, meron para sa akin red flag, para sa iba, hindi eh. Una, yung katulad ng sinabi ni Jeff kanina, kailangan, una muna, bago ka sumabak sa job hunting, be very specific on the jobs and tasks that you can do, number one, and number two, that you can and want to learn pa. Para alam mo kung alin dun sa mga nakikita mong offers or jobs, yung alam mong pasok sa banga para sa'yo. And pangalawa, yung nakakalimutan nun, Rhea, yung the tasks that you don't want to do. Kasi as a freelancer, pwede ka doon. Oo, the tasks that you don't want to do. Oo, yung ano yung ayaw mong gawin? Yung hindi aligned. Oo. At saka yung hindi aligned sa personal ano mo, sa personal preferences and sa set of values mo. Alam ko kailangan natin ng pera and some of us are really too desperate to find work. Pero kapag alam mong sala sa personal values mo, harap ka na lang ng iba as much as you can. Kasi in the long run, hindi siya makakadagdag sa portfolio mo or sa online footprint mo na maganda. Mas malamang makakasira siya sa parang work history mo. Yun. Good example dyan. Ay, yung sa... Sorry. Good example dyan yung sa ano, yung sa... Ito na naman siya, Jeff! Sige na, tuloy mo na. Kaya nga gusto ko magsimula agad kanina, diba? Good example dyan yun sa ano, yung chat moderators ng mga ano, yung mga porn sites. Uso yun yan sa mga ano eh, sa groups, ang dami nilang ano, and ang dami kumakagat. Yung gagawin mo dyan, parang per message ang bayad nila eh. Tapos, pwede ka magpanggap na. Oo. Kipaglandian ka, pwede ka magpanggap na babae kahit lalaki ka. Target nila, ang pinaka-target nila yung mga lalaking, mga foreign. Majority, oo. Oo, diba? So, magpapanggap kang babae. Tapos, yung iba, parang kahit na ang dami mo na message, parang, ang alam ko maliit yung makukuha mo per week kahit na sobrang message ka na ng message eh. Kasi maliit lang siya per message. Though, merong mga pumapatol kasi nga, okay lang sa kanila yon, hindi sila, alam mo yun, hindi sila... Comfortable sila dun eh. Oo. We can't, parang hindi natin sila pwede i-condemn. Oo. Comfortable sila dun. Yung iba, oh, kahit maliit yung fee, eh, kung nag-i-enjoy sila makapaglandian online, edi go! Hindi, tsaka kung maliit yung fee, hindi ka comfortable, edi ayaw mo na, hindi naman ikaw yung nababayad eh. Oo, pake mo ba? Babalik at babalik naman siya sa personal sense of values mo. Like, sa amin, importante sa amin yun. Makapagay sa amin yun na kapag hindi nagaan sa values namin, hindi namin kukunin. Pero hindi namin pwedeng i-impose yung values namin sa inyo. Kanya-kanya yes, naman tayo. Actually, yun yung sinasabi natin eh. Point. Kanya-kanyang set of values. Oo. So, encourage natin sila magsabi rin ng red flags nila sa comments para mapag-usapan natin. Pero, yung para sa inyo. Dapat naglalagay. Meron mga yung mga community comments. Hi, si Annalisa nanonood ulit. Hello. Please, I told you may friend. Diba? Mm-hmm. Ikaw na may friend. Kasi wala kang babatingin.
Si Rome, bakit alas si Baby Boy? Si Rome. Ay. Ano, sagot na yata si Rome. So, may nakita po akong jobs. Ay, job post. Minsan, pagka-click ko link to apply, na route ako sa SurveyMonkey. Actually, ah, pag may job post, huwag ka mag-click. Meron sumagot sa comments. Ha? May sumagot dyan sa tungkol sa SurveyMonkey na yan, sa comments ito, din. Ito. Hindi ko mabasa yung pangalan niya kasi Japanese. Uh-oh. So, kung sino ka man. May nag-reply si Rome. Wala siya picture. Oo, yung si Japanese. Huwag mong pasukin. SurveyMonkey, it's a kind of phishing to manipulate. At saka pag platform info. Yan, normally, pag nag-a-apply ka, doon ka sa platform, sasagot ng tanong. Huwag ka mag-click ng link unless pinapaklik nila yung website nila, like kailangan, may kailangan kang, kunwari as a writer, kailangan ko makita yung website nila, i-click ko yun. Pero kung link na mare-redirect ka yung iba, nararoute siya sa mga online forms, like Google Forms. Mm-hmm. Pero hindi ako be careful din dun sa mga Google Forms, yung mga nagkakalat sa mga Facebook groups na need namin ng 50 ganito, ito yung Google Form, iwan nyo yung details nyo. Mag-ingat tayo, mag-iwan ng details sa ganun. Kasi kadalasan nagpa-farm yun ng data. Oo. Kaya kayo minsan nakakuha kayo ng mga messages ng ganito kasi nakakakuha, no? Pero hindi ko alam saan niya kinukuha yung email ko. Bakit nag-unsubscribe na ako eh. Nasasendan pa niya ako ng VA. Eh, baka meron kang iba na siya na naman yan. Baka meron kang iba na anuhan. No? Kasi last time feeling ko nakita ko kasi nagtrabaho siya doon sa isang platform na bago. Tapos parang in-email ako noon, gawa daw ako ng profile. Pero iba yung kausap ko doon. Pero posible na nakuha niya yung mga email addresses doon. Eh, katlas naman yan, bumibili ng mga list doon sa mga nagfa-farm, ng mga local list. Basta, normally, kapag nire-route kayo palabas ng website, ng platform, huwag niyong i-click. At least kung hindi mo na website. Kasi kalasan naman ng platform. Kung may kailangan ka sa website niya. Kung platform mag-fill eh. Doon ko naman kayo mag-usap. Kaya naman kayo kailangan pumunta ng ibang form i-fill. Meron din yung mga captcha. Sa mga newbies din yung tina-target nila. Tina-target nila talaga yung mga freelancers na alam nilang kagagawa lang ng account. Nakita ko yan yung captcha-captcha na yan. Clinic mo, tapos pakita mo yung mga ad na walang kakwenta-kwenta, tulad nung yung pampalaki ng suso naglalagay ng dahon ng repolyo. Yung alam nyo na, pampalaki ng suso, maglagay ng repolyo. Sinerte niya sa Facebook page ko minsan. Tinatagalog pa nila, no? Yung al. Oo. Papalaki ng suso, chinochor na, gano'n. Huwag yun ang i-click kasi halata ng yan. Yes. So, yun, naman yung systems, siguro, Nisa. Ah, ito daw, yung mga humihingi ng coins.ph. Eh, kasi may referral yan eh. Yung coins.ph, di ba? So, ipakalat nila sa group. Magkakaroon sila ng 50 pesos yata yun? O Gcash ba yun? Basta may, magkakaroon sila ng 50 pesos per 50 pesos nag-register sa link nila. So, hindi junk yun. Ano yan? Oo. Nagpaparami lang sila ng pera doon sa Basta, tinitingnan nyo, ako tinitingnan ko mabuti pag may link eh. Tinitingnan ko kung may referral code or something, number ganyan, or refer ganyan nakalagay. Kasi, pag ganun, hindi naman job ang ino-offer niya. Nagkahanap lang siya na mag-click doon sa referral para kumita link yan. Niya. Oo, kasi kikita mga, siya noon. Yan yung mga pay-per-click. Kasi may mga ganyan eh. Neo box yung mga ganun. Ano ba yun? Oo. Mga pay-per-click. Kalat mo yun sa bawat. Hoy, ba naman ang ginagawa mo kasi? Nagtatrabaho.
Ha, hindi, nagpiprint ako ng ano, alam mo na, Howa Duties. Huwag na kayong ano dyan. Wow, Howa Duties. Bigla ka na lang, Nakakaloka to. Howa Duties. Bigla Howa Duties. Mamaya mo na yung Howa mo. Tumutulong tayo sa mga nangangailangan. Nakikinig ako. Tayo ay liwanag. Nangangailangan din sila. Heme. Nangangailangan din yung community ko. Huwag kayong ano. Ah, sige, wow. Na, ito na. So yun, nabanggit na natin yung value system. Nabanggit na natin yung knowledge. Ulitin ko, importante mga kapatid yung knowledge. Kung ano yung gusto nyo applyan, research nyo. Dito babalik na naman tayo sa due diligence. Kung nakita kayo ng job post, research nyo kung ano talaga yung coverage ng job post na yun. Alamin natin, ulitin namin yung sabi namin, sa panahon ngayon kasalanan na pang walang alam. Kung may pampanood kayo nito, may pang-Google kayo. Kung may pang-Facebook kayo, jack na may pang-Google po kayo. So, do your due diligence. Please do your research. Kasi research ang iniiwasan lang yung... naman natin, ano eh, wag sila maging easy to get. Kasi... yung mga clients na yung mga scammers na yan, ang hinahanap talaga nila yung mga may account na bagong gawa pa lang. Bagong-bago. So syempre ikaw excited ka. Oo, bagong gawa pa lang yung profile mo tapos may nag-message na sa iyo. Syempre sasabihin mo hindi naman ako nag-apply, may nag-message sa akin ganyan. So syempre matutuwa ka. So, very ano ka na kasi message ka. Yes. So, may isa pa yung mga nai-invite. Minsan kasi sa Upwork merong parang option na i-invite mo lahat ng freelancers na parang related doon sa job post na naano mo. So, pwedeng in-invite na lang lahat. Oo. So, wag niyong parang meron kasi kung parang doon sa batch 3 na training parang ano siya na-excite na siya na parang may invitation for interview siya. Tapos nagtanong na siya, ano ba yung ganto? Sabi ko, siguro mas maganda kung i-Google mo muna or i-YouTube mo muna ito para alam mo kung ano siya. Tapos, kasi ano pa naman na yun eh, interview pa lang naman yan, hindi pa naman yan offer. So, sabi niya, na-excite kasi siya, akala niya daw offer na. So, pag invitation to interview sa Upwork, pag kinausap mo yung client, mag-uusap pa lang kayo, hindi pa yun offer. So, wala ka pang tatanggapin, wala ka pang ano, hindi pa final pag kinlik mo. So, pwede nyo pang pag-usapan. Okay. Yung ganyan, yung offer, minsan may mga dubious client, dinadaan sa gulatan yung mga bago, ino-offeran agad pagka-interview. Offer agad, oo, true. Para hindi ka kumangge. So, dinugulat yung mga bago. So, ingatin kayo doon. Hindi ibig sabihin na freelancer kayo at bagong-bago kayo, pag ito kayo, eh, sumbag kayo na sumbagad. Pag-isipan din ninyo. So, take a look at the program. Very rare na... Very rare na dahil sa profile mo or dahil sa nakasulat sa description mo, kaya ka in-invite. Very rare, lalo kung simula ka pa lang. Very rare. Nakalukin ka ka. Oo. So, siguro, isa-sum up ko lang yung mga iwa-watch out ng mga VAs. Yung para sa akin, na ina-apply ko sa sarili ko. Last and word mo you na. Guys can add this. Hindi last word. Hindi pa last word yan. Baka hindi ako, di ba? Hindi, kasi ang dami nating mga parang way. Hindi naguguluhan kasi ako dun sa naguguluhan ako dun sa parang flow natin kasi alam yun, basta naguguluhan ako. It's me, not you guys, charot. So para sa akin, sila bakla ka, sinasabay mo, ha? Charot. Hoy, kahit na ano, very attentive pa rin ako. Attentive pa rin ako, huwag mo kung anuhin. Ano nga, ito na nga, i-check nyo yung specifics ng may it be offer, invite, job post. Look for something specific, like company name. Or, syempre, yung iba kasi hindi agad nagdi-disclose ng company name. Lalo na kung very Googleable yung company name nila. Kasi,
yung iba kasi, pag nag-Google, halimbawa, ito yung name ni company, tas may contact info, yung iba, din, tas inuulan sila ng email, so yung iba, hindi din disclose. Pero at least, yung nature ng business, like, I'm a real estate company looking for Kineme Boom Boom, or I have a Shopify store and I need MME, ganyan. So, at least, kahit pa paano, meron siya dapat na company or business details. Kahit very general, at least meron something na ano. Tapos yung specific job description, ano talaga yung hinihingi niya? Kung minsan kahit hindi na masyado doon sa details ng tasking, basta halimbawa kailangan niya ng taga-answer ng email, or I need someone to answer emails as customer service, ganyan, or I need inside sales agents to do cold calling. So, kahit hindi mo masyadong tutukan yung job details, kasi yung iba, ang OA lang maglagay ng job, ng task. Oh. OA na. Tapos yung like, fancy offers. Pag may fancy offers na, medyo mag-ano ka na dyan. Tapos ito pa, based on experience to, pag mga nag-o-offer ng, like, SSS, healthcare, ME, mga health card, chuchu, it's either local company or agencies catering to foreign businesses. So, kung para sa inyo, ayaw nyo ng mga local, ng mga VA companies or agencies. Or ng middleman, alam nyo ayaw nyo ng pag-hit na. Ay, dumaan sa ayaw nyo ng middleman. Kasi ako sa akin, red flag agad yun eh. Pag may SSS, tapos can work, halimbawa, 8 p.m. to 5 a.m. Pag-graveyard. Time. Ay, alam na. Ano yan? Ano yan? Ethics na. Sabi niyan. Oo. Kasi very rare yung clients na mag-e-effort na alamin yung time zone natin. Very rare. Or, meron namang client na, dahil meron na silang existing VAs. Alam na nila. Kaya, alam nilang oo. So, sa akin, red flag yun kasi, unang-una, as much as possible, ayoko nang may kasamang ibang VAs. Unless, ako yung mauna, tapos magdadagdag. Personal red flag ko yun na, isinishare ko lang. So, yun yung mga personal red flags ko. So, since ayoko mag-work with Filipino-managed company, so, yun yung mga tinitingnan ko. Tapos, since ayoko nang may, as much as possible, na may kasama akong, may dadatnan na akong kapwa Pinoy, it's my personal preference and you cannot take this against me kasi I've had tons of bad experiences with it. So, ayoko na ng stress. Kaya, ayoko nang may aabutan akong kapwa Pinoy sa company or sa business ni client. So, pag ganun, yun agad una akong tanong sa meeting na, do you have other VAs? Like, are they Filipino? Where countries are they from? Pag Pinoy, medyo ano na ako agad. Medyo atras na ako agad. So, medyo lag ka. Ayoko. Kasi ayoko na ng stress. I had my fair share. So, I think that's enough for me to experience. Yun yung mga personal red flags ko. Tapos, yung mga fancy offers. Like, ano ba? Ano ba mga klaseng? Basta mga fancy offers, like, mga kung anik-anik na offers agad onset na hindi ka pa kilala or hindi ka pa niya nakikita kung paano ka magtrabaho, meron na siyang mga agad na mga ano, mga parang offers. Although, merong mga totoong ganyan. Very rare. So, huwag nyo na isugal. Huwag nyo na isugal. Pero kung risk taker kayo, why not go ahead? I mean, no one's stopping you. Pero, yung sa amin lang, medyo ano lang, cautions lang. Mga paalala lang. Pero kung sobrang risk taker kayo, edi go. Yung risk. Oo, hindi naman namin kayo pinipilit na sundin yung aming mga tips. Pero, ayun. Ano pa ba? Yun lang. Usually, yun lang yung mga tinitingnan ko. May details kahit pa paano ng information ng business, specific role na hinahanap niya, and no-no sa mga fancy offers, at no-no sa mga parang Filipino-specific details, like yung time zone, ganyan. So kayo, ano ba yung, so siguro, ang pinakang malaking tanong ng unang dapat yung sagutin sa sarili nyo is, ano ba yung klaseng work setup, schedule, and ano yung klaseng work na gusto nyo before you jump into parang job hunting.
Para at least alam nyo na kung ano yung hahanapin nyo talaga at yung aayawan nyo onset. May na-note lang din muna ako sa kanila. Singit ko lang din sa muna. Kasi baka mamaya naman sa sobrang sinasabi natin ganito, matakot na sila magsimula. So, ang sinasabi lang namin, pwede naman kayo magsimula. Tapos after nun, habang nakakakuha kayo ng projects, doon yung mamamold, doon yung makukuha yung talagang gugustuhin yung yung terms, yung sarili yung preference, ganon. So, huwag kayo matakot mag-start. Ang ano lang namin is, mag-ingat lang. Kasi, mga tao din talaga mapamantala. And talagang hinahabol mga newbies. So, hindi namin sinasabing kayo magsimula or matakot kayo. Ang sabi lang namin, be well-informed kung ano yung papasukin ninyo. Kasi at the end of the day, wala naman tayong ibang pwedeng sisihin kundi sarili natin eh. Lalo na kung nakasok tayo sa isang yan. Kasi unang-una, wala pa tayong guiding regulations Philippine law with regards to freelancing. Wala talaga. So, let's say, hindi ka nabayaran. Wala tayong ganun. Nangyari yan. Oo. Hindi sa Upwork yan. Kasi ano, meron ano, naya ka ng client na mabasa. Meron tayong red flag niya. Oh, yes. Ayan. Sinabi ni Aristotle, M.E. Sample work or test. Yes, so kung client, kailangan kanyang isample or test for me sa writing, kailangan paid pa rin siya. Or kung hourly, paid niya yung sample. Like, for example, mag-sample tayo ng 2 hours, ganyan. Paid yun, dapat. Hindi tayo dapat magbibigay ng ano, ng test or ng sample na libre. Kasi isipin mo, kung nagpa-apply siya, tapos 50 VAs ang nag-apply, tapos magpa-sample siya ng 2 hours lahat, eh di meron na siya 100 hours na libre. Tapos, or kunwari, writing, nagpa-sample siya ng article, tapos 50 rin yung nag-apply, eh di meron na siya 50 articles na hindi binayaran dahil sample lang yun. Eh di madaling sabihin na hindi ka natanggap, pero nagagamitin na nila yung ano, nakagain na sila doon lang. Sa design naman, sa design industry naman, merong mga websites for design, for example, Design Crowd, na nagpapakompetition. Ngayon, contest-based ng Design Crowd. Ay, may mga yung mga contest-based. Yung mga ganito, kailangan yung gumawa. Tapos, kung nanalo kayo, dun ibibigay sa inyo yung kontrata at mababayaran. Pero normally, yung mga clients, hindi din nila pwedeng i-download yung submission ko. Kasi may watermark yung website. Hindi rin naman nila magagamit. For designers naman... Saka nag-ano sila? Nagbaban yes, kasi sila naman, din eh. Nagbaban sila ng mga ganong kliyente. Yung mga for hindi na naman, normally, hindi kayo hihingan ng sample. Dapat meron kayong portfolio. Bibigyan nyo lang sila ng access sa portfolio nyo, tapos yung mga designs nyo, lalagyan nyo ng watermark para hindi makuha nung inyong mga kliyente. No? So, try don't do anything for free hanggat maaari. Or tingnan nyo lang ng maigi. Kung, for example, kung skill test yan, kunyari, Excel, pinapag-use lang naman ang skill test sa Excel, makikita nyo naman na skill test siya. Pero kunyari sa writing nga, kung sulatin kayo, tapos ilan yung pasusulatin, syempre, meron kakaroon sila ng article. Sa writing. Unless, unless at some point, may platform kayo na pagsusulatan ng article, tapos hindi niya pwede kunin doon. Pero normally, word yun, di ba? Pwede, oo. Word yun. Ano? Sa writing kasi, ang paniniwala ko dyan, if meron kang portfolio, dapat enough na yun para malaman nila yung yung voice mo skill and yung skill mo. But, meron akong example, perfect example, kasi lately, parang nung isang araw, kakabigay ko lang ng 70 words na libre. Though 70 lang naman kasi yun, saglit ko lang sinulat. Kasi nakakatawa yung ano niya. Kakaiba kasi yung topic niya about siya sa sex toys. So, syempre, wala pa ako sa ampun na ganun. So, and gusto niya, ha?
Marami kong alam dyan. Sinisa talaga. Hindi. Siyempre, wala naman akong samples na ganun. So, paano niya malalaman na kaya kong gumawa? Ano yung samples naman? Meron siyang specific na parang ayaw niya ng salesy, ayaw niya ng ano, ayaw niya ng ganito, ayaw niya ng ganito. So parang yung way mo lang para maipakita sa kanya yung voice mo is mag-sample nung minigay niyang product. Tapos yun, nakuha ko naman siya. So merong times na kailangan, pero as much as possible sa writing, dapat doon pa lang sa portfolio mo para makukuha na nila. Hindi ka dapat nila hihingan ng buong article para sa sample. Pero siguro intro lang ng article, ganun. Like yung sa akin, 70 words lang hiningi niya. Para lang makita niya yung ano. Gumagawa ka rin ng write-up ngayon para sa sex boy. Gusto mo ba ng opinion ko, Char? Nakakatawa. Gumagawa ka ba write-up ngayon para sa sex boy? Sabi ko, makagusto ko ng opinion ko. Ah, sige, idadaan ko sa'yo. Ayan! Ito, perfect. Sabi ni Joy. Tama, hindi mo magbayad para maka-access sa kanilang platform. Nauso yan din eh, kahit naman mga saan yan eh. Oo, nauso. Kahit naman saan yan eh, kahit sa live application. Pero yung totoo kasi yung mga recruiters yung may problema dyan eh. Kasi tinatago nila as home-based work or freelance work. Pero kaya, actually hindi. Kaya may nalalok. Oo. Isa pa. So, yung maglalabas ng tira. Yes. Oh, ito. Personal social media. Ayan, yeah, correct. Gagamitin mo para mag-upload. Nakita ko yan. Yung mga ganyan ginagamit. Oh, di sana sinabi niya kailangan niya ng reseller. Lalo na yung mga ano ba yung ngayon? Yung sa FB ads. Sasabihin nila sa'yo na parang kailangan ko yung Facebook business manager account mo na nakakonect sa PayPal mo. Tapos lalagyan namin ng pera yung PayPal mo para ikaw yung bibili. Oo. Pero magkakaroon kasi sila ng access nun sa ano yun. Tapos tatanggalan ka nila ng access dun sa page. Mananakaw nila yung page mo. Naloko sa ganyan yung ano, yung page ng parokya ni Edgar. Kasi ano yung offer nila eh. Last year. Ano kasi yung offer niya eh, yung magpi-PM sila sa page tapos sasabihin nila na parang kikita ka ng $100 a day, ganyan. So baka feel ko naniwala sila. Nakuha yung access sa kanila eh. May time na nakuha yung access sa kanila. Pero nabawi naman din nila. Baka wala silang pera. Parang gig. Walang gig. Walang masyadong gig. Kaya pinatulan. Dicing naman kasi talaga yung offer. Pero kung kasama ka dun sa mga groups ng bloggers, alam mo na normal na scamming intro yun. Basta anything personal na sa inyo na paghininap for business use, no. Kahit tools, normally sa mga Facebook, sa mga businesses, supplies, sila ang magbibigay sa'yo ng tools. Maganda madalang na ikaw ang bibili ng tools para sa kanila. I mean, ako as like client ko, bigyan ako ng sariling tool ko na worth $1,000, binilhan niya ako ng tool, tapos nasa akin na yun, hindi na niya kinuha ulit. So, I mean, as a freelancer, normally hindi ikaw ang mag-i-invest ng clients ang magbibigay sa pasinon. So, anything personal, hindi ka dapat mag-spend, hindi mo dapat ibigay yung any of your personal account, your personal details, anything na may ganun, ano yan, red flag yan. May parang maingay na mic. Oo. Hindi sa akin yun. Okay. Okay. Daw. Paano maingay? Ayan. Ito naman, Martin. Ayan, no? Parang? Ayan, no? Kaya siguro sila nag-alisan. Alisan? O, kasi rin na lang. Maingay ata. Or choppy. Oh, ayan. Meron. Sakto naman eh, 59 minutes. Okay. So, ayun, yung red flag na namin. Wala na tayo magagawa. May dadagdag pala ako. Oo. May dadagdag ako na red flag, pero sa writing side naman. Like, sa akin, pag nakita ko na sinabi nila na parang
unlimited articles, write as much as you can. Tapos yung job post niya, yung budget na kalagay $1,000. Tapos sasabihin niya na parang long term, guaranteed long term, tapos write as much as you can. Tapos yung mga ganun, yung parang easy job, ganun. Sasabihin niya ganun. Tapos may entice ka, syempre, $1,000 yung nakalagay. So, ayun, red flag siya for me, oo. Tinitingnan ko kasi sa writing kung yung budget ba niya. Minsan naman din, kunwari yung budget niya, sobrang liit, na parang feeling ko hindi niya, parang hindi siya magne-negotiate. Parang, meron naman kasing parang, nauso to doon sa ebook publishers. Hindi sila kumukuha ng VAs na per hour. Kukuha sila per task. Kasi fixed ang task ng ebook publishers. Like for example, hahanap ka ng writer, i-convert mo siya sa Kindle. Sa ebook format, EPUB. At saka Mubi yata yun. So, tapos i-upload mo siya, kukuha ka ng cover, i-upload mo siya, kukuha ka na reviews, ganun. So, per task ang bayad niya, $5 per task. Nauso yun dun sa group nun ng ebook publishers. So, pag nakita mo na VA yung hanap niya, tapos fixed price na $5, medyo magtanong-tanong ka na. Pwede mo siyang kausapin. Pero usually kasi, pag VA, tapos sasabihin niya sa'yo na long term, dapat hourly yung nakalagay sa kanya. Para okay, alam mo. Kasi, lalo na kasi pag task kasi, ang nakikita ko dyan, pag per task ang bayad, medyo lugi-lugi ka dyan. Kasi some tasks are more difficult ones. Oo, parang you need to accomplish tasks in between tasks para matapos siya. So, yun sa pag-iisipan. Pero, kayo rin, bahala rin kayo. Kasi ako, pumasok ako ng, kung pumasok ko ng dalawang ganun, kasi gusto kong matutunan kung paano mag-publish sa Kindle. So, nung natutunan ko na mag-publish, hindi na ako mawala ng ganun. Oo. Inalam ko lang talaga. So, nasa sa inyo yun. Kung may gusto ano kong pag-aralan, alam nyo na gusto nyo, ay na alam nyo na dun nyo siya matututunan. I mean, ako, pwede ko na rin tong last word. Ako naman kasi talaga, ang view ng red flag yung nag-iiba kada freelancer. And nabalik at babalik siya kung ano ba talaga yung goal mo for this. So, very important na alam mo yung why mo, alam mo yung acceptable sa'yo or hindi, acceptable sa value systems mo, acceptable sa economic needs mo, yung pangangailangan mo sa pera, ano yung acceptable sa schedule mo, yung gusto mong mangyari. So, yung mga acceptable na yun sa'yo, mag-iiba as you stay longer in freelancing. Mag-iiba din yun as habang mas madami yung alam mo about freelancing. So, importante talaga to avoid all of these. Number one, research. Do your due diligence. Mag-research, tanong. Pangalawa, huwag agad padadala sa kahit anong invitation sa inyo. Again, never side on an emotional high. Huwag masyadong ma-excite pagka pining, nag-chat sa inyo pagkatapos ng ano. Huwag masyadong ligaya. Keep a calm, critical mind. Tapos, take your time when you decide. Kadalasan kasi malalaman nyo na red flag yan, lalo na kapag ka pinapaspas kayo. Naranasan ko yan yung pinapaspas ako. Kasi pinag-iisipan ko pa talaga eh. So, I'm weighing the options. Tapos, after 2 days, binalikan ako. So, parang they're asking me kung muna ako o hindi kasi nag-aantay na iba. Ako, I've always believed that if a client is interested in you and you've proven your skills well, a client will wait for you. So, huwag kayong masyadong padadala sa emotional high. Talagang pag-aralan ninyo. Kasi kahit sabihin namin na huwag kayong pumasok yan, depende yan sa pangangailangan. Basta kahit anong pangangailangan natin, kahit kailangan natin, ang best ko lang sa inyo is pag-aralan nyo muna bago nyo pasukin. Kahit kailangan nyo yung pera, pag-aralan natin ng mabuti. Kasi para lang hindi tayo nagsisisihan saka wala tayong panghihinayang. Okay? Kasi pinag-aralan natin. So, pag-aralan natin, tinanggap natin yung circumstances. So, good lang yun. Okay? Ikaw, Rhea? Last word na? Last word na tayo? Oo. Ako, nag-last word na ako. 15 minutes na.
Sino na? Go muna. Ako na? Oo, ikaw na. Okay, oh, sige ako. Dagdagan ko yung mga sinabi ni Jeff, no, kasi agree ako lahat doon. And parang na-mention na din natin yan doon sa topic natin last week, di ba? Na yung mag-decide when you're on an emotional high, MME. So, siguro, pag sa topic natin ngayon, yung mga red flags about job posts and whatnot, generally, siguro, masasabi ko, and thanks to Joy for mentioning those specific things, no? So, para sa akin, red flags yung number one, yung may mga fancy offers. Number two, salamat kay Joy, yung mga humihingi ng yung mga humihingi ng fee. Hindi ko maintindihan sa rin kong sulat. Sorry na. Humihingi ng fee to start or mga registration fees, eme. Tapos number three, asking for you to use your personal account in doing the job. Let's say yung personal Facebook mo for the ads or yung sa Google AdSense na personal account mo, no yon. Or personal PayPal to transact. Di ba maraming naglabasa mga scams na ganyan? Yung asking for you to dadaan sa personal PayPal mo yung payment, sobrang red flag yan. Sobrang scam yan. Nagsusumigaw na scam. Number four, asking for free or sample work. Red flag yan. Kasi dapat kahit introductory or sample, kahit papano, kahit man lang 50%, kahit ka 25%, at least may bayad. Meron dapat. Or very minimal. Kapit kapalit ng rating. Like, I'll give you 5-star rating in Upwork, red flag. Tsaka yung mga offers na may mga guaranteed, guaranteed long-term, guaranteed, basta lahat ng mga guaranteeing, kasi no one can guarantee how long or how successful you can stay in a client kasi hindi pa kayo nag-work together ever. So, no one can guarantee that you will work smoothly together in no one can guarantee that unless na magtatrabaho na kayo and dun nyo lang malalaman kung mag-work talaga kayong dalawa ng maayos. So, sa mga personal red flags nyo, pwede kayo magkaroon ng personal red flags. Like ako, yung mga nabanggit ko, meron akong set of red flags or personal preference pag sa mga ayaw kong makatrabaho. And you can also do the same. So, be specific on like jobs or tasks na gusto mong gawin, na kaya mong matutunan, and gusto mong matutunan. So, syempre, kasama nun, yung mga ayaw mo talagang gawin ever. But it doesn't mean na mali yun. Basta ayaw mo, yun talagang hindi mo kaya sigurang gawin, yung hindi in line sa yung personal values and preferences, huwag mo nang subukan kasi most likely it will not be helpful sa yung online footprint. Another red flag, or another tip is be specific on the work setup that you are comfortable and you want to work around with. Like schedule, yung net ng work hours. So kung para sa iyo mas okay ka ng 4 hours lang a day, so part-time ka lang. Wag mo nang ipagpilit-pilitin yung sarili mo tumanggap ng full-time kung alam mong hindi pasok sa oras mo kasi sa hype na makadagdag yan sa magandang work history mo, pwedeng makasira pa. Kasi pwedeng hindi ka bigyan ng magandang rating kasi hindi mo nami-meet yung schedules mo na makukumpleto ng yung 8 hours in a day. So, yun na lang. Specific talaga doon sa mga magwo-work sa'yo. Kasi hindi lang naman yung work mo yung kailangan mo i-consider. Yung family mo, environment mo, yung other things that you do outside work. So, ayun. Make sure na every pick na gagawin mo is makakadagdag sa magandang work history mo instead na makasira. Or something that you would really work for you. Or something you'll regret in the future. Oo. Ayun. So, pagdating naman sa interview, minsan kasi may mga interviews na, may red flag pa rin dyan. Like, kapag, sa akin na, kapag interviews pa lang, getting too personal na. Kasi maraming mga sex offenders na nagpapanggap na naghahanap ng VAs.
maraming mga malalandi at kerengeng na clients na nagpapanggap na naghahanap ng PA, pero nang haharot lang. Meron na kung ganun. Sa mga harot sa akin. Sana pala binigay ko sa iyo si ano, nakalimutan ko na tuloy yung pangalan nun. Binlock ko na kasi siya sa lahat ng form of communication na ginamit namin ano, every. Webcam mode ba? Hanap yan. Baka naman si pole dancer yan, si 6 months sa LinkedIn. Oo. Si pole dancer. Yung gusto niya ng ano, isi-sexy chat mo lang daw siya, tapos parang ang fetish niya is maliwanag yung boss mo siya. Oo, ganun. I, ano, dominant? Yun fetish, ano yun? Parang sabihin niya, parang sasambahin mo siya as your boss. Sir, ah. Ano madam? Ko yung snow. Yung snow. Pakita daw niya yung snow kasi may snow siya. Kasi maliwanag na. Okay, makakita kami ng snow. So, yes, ayun na lang. Last word ko. So, last two sentences is punta sa snow. sentences ko. Ay! Sandali, mamaya na yung last two sentences ko silip to the snow mo. So, ano pa kasi? Hindi ito yung sasabihin niya para let's know. Pero paubos na nga, tingnan mo, oh. At least, mama, wala siya sa beach. Nasa snow siya. Yes. Kailangan pala ilabas ko yung MacBook ko dito sa ano, no? Sa snow. Magkakaroon ka rin sa snow. Oh, diba? Pinakita may ko sa'yo. Ka aha. O MacBook na kapat. Sa akin MacBook na yun. Sa kanya na yun. Inangkingan niya. Nakiki MacBook siya kasi hindi pa siya successful. Hindi ko gamit yun. Yung Surface yung gamit ko ngayon. Ito eh. Okay, Tara, oh, yung Surface. Taray, successful Surface. So, hindi ako successful lang kapatid. Kasi wala akong balak bumili ng MacBook. So, hindi ako magiging successful ever. Ganun. Anyway. Yes. And ayun, hindi wala rin tayong balak mag-post ng may MacBook sa ano, sa profile pic. Yeah. And sa cover photo. So, yun. We don't promote, ano ha, victim blaming. Pero, it's also our responsibility to equip ourselves. And ignorance will never be an excuse, ever. Kasi resources are available online, like everywhere. So, ignorance is not an excuse. Hindi kami nang blame ng victim, pero equip ourselves. Research, read, ask if you may. You can ask a lot of questions, a lot of people, para lang masiguro mo before you jump into making, you know, decision. Tapos, ayun na, dun, huwag kayong masusway sa mga glitters and glitz and fancy stuff. Unicorn. Si Rome nandiyan. All the time. Like, always, be logical. Kapag, before kayo mag-say yes. Yun lang. Misa, next. Sa akin naman. Congratulations. Sa akin naman, dahil nasabi nyo na yung mga yon, so, agree naman ako sa lahat yon. So, sa akin naman, huwag kayong matatakot mag-start. Kasi baka mamaya, sa sobrang dami nung sinabi namin, matakot na kayong magsimula kasi baka isipin nyo na lang lahat red flag. So, kung wala pa kayong maisip na personal red flag nyo ngayon, okay lang darating. Kasi, yes, darating din yan. Darating so, din yan. Darating din ang red flags. So, ayun, mag-start lang kayo. Take the first step kasi hindi naman yung unang job nyo yun na forever. So, pwedeng yung unang job mo is yung lesson na matututunan mo. So, dun sa jobs mo, dun mo mamumold, dun mo mapag-aaralan kung ano talaga yung nagwo-work sa'yo, kung ano yung gusto mo, and kung ano yung ayaw mo. So, para next client, parang masasabi mo na siya. Like, for example, dun sa unang client,
gusto niya 24/7 nandun ka. So sa second client, pwede mo nang sabihin na weekends hindi ka nagtatrabaho, ganun, kasi alam mo na nasasakal ka, ganyan. Nasasakal na relationship. Ano yung kakagawa ng description ni Misa na sex toy, kaya ganyan. yung huli, ano, sex toy. Glass dildo yung huli. Glass dildo, yung umiilaw. Sa mga ni Rhea, glass dildo. Ay, wala si Bakla. Asan ka? Ayun. Kinuha niya yung kanya. Inabala na naman niya yung ass niyang nanahimik. Meron ka? Ha? Meron ka? Meron ka? Kinuha mo? Kinuha ano? Ay, yung aso. Kinuha ano? Gano'n ka nisa. Gano'n ka nisa. Tatanong ko sa sasabihin ko sa ano patingin, gago ka. Sasabihin ko sa ano patingin. Umuho naman siya eh. Luka ko na sabi niya, hala. Natakot ko pa sa ating mga viewers. Baka makakita sila sa glass dildo. Wala na pero pa DIY paano daw. Grabe naman ako ng very, very light. Ayun, maraming salamat sa mga sumama sa amin ngayon. So, pag-attention natin. Tech challenges, ganun palaga ang buhay sa Pilipinas. Yes, so, sorry kung ganito. Hindi. Ulitin lang natin, yung normal time natin is ganito, Monday 9 PM Philippine time. So, yung normal. Yes. Mag-announce kami ng mga 8:59 kapag canceled. Kapag canceled, i-announce. I-cancel namin. Tapos, pero sure na i-reschedule namin within that week ng hanggang Friday. Tapos, next week, ayun. So, like always, encourage, thank you doon sa mga nakipag-participate doon sa, parang wala si Sandra, no? So, thank you doon sa mga nakipag-participate sa comments. So, next week, kita-kita ulit tayo. Tapos, kapag may naisip kayong topics, isend nyo lang dyan sa comments, pag-uusapan natin. Ang kamilang post. Send nyo lang. Send nyo lang. Kung gusto nyo anonymous, send nyo lang sa page ko. Di natin sasabihin yung... Hindi natin sasabihin si Rhea. Pabibitawan natin si Rhea. Mag-send lang kayo ng screenshot. Sabihin na. Si Rhea, lahat ang may kasalanan. Hindi yan ang screenshot. Okay, magalang hindi namin sasabihin kayo. Aakuin namin na kami. Yes, oo. Kasi, aakuin nila. Kasi kahit naman ako, hindi. Kahit naman ako ni Madam, ako yung aawayin eh. So, ikaw na umako. Ako sasalo. Salamat, Joy. So, thank you, Joy. Mabuti naman marami si Rennie Rose din. Thank you, Rennie Rose. Saka si Rome. Thank you, Rome. Ayan. Okay, sige po. Magandang gabi po. Magpapaalam na ang mga liwanag. Sabing piliin. Dahil maliwanag na dito, matutulog na ako. Bye-bye. So, see you next week. Bye-bye. Ako nga ba? Ah, dito pala. Bye-bye.